tumalog na, ma'am? Oo, sa Iskenita. Salamat. Siguro ulan kagabi, kuya, no? Madaling araw. Lakas. So, uy, di mami ang gabi, trike. Baka trike din, ha? Paano may trike? Bababa. Bababa, looks like hindi kaya na to. Nakakatakot kasi diyan mag-gilid, eh. Baka may bukas. Okay. At ako kung makasal talaga. Sa aking channel, this is Lynn Malakay po, Simplify Happiness, simpleng buhay, buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for the day. Isang magandang buhay po sa ating lahat. So ngayon nga guys, is July 26. So ayan, may bagyo nga po. At syempre, baha po dito sa aming lugar. So kahit po baha, ayan, tayo ay papasok sa work. So walang tricycle na nakakadiretso guys, kaya yan, nagpedicab tayo. So may mga tricycle, kaya lang walang laman kasi baka sumayad nga po doon sa kanilang upuan. So ayan guys, kaya tayo ay nakatrike. So ayan, buti na lang may trike tayo guys. So ayan ang aking problema dito sa anong lugar sa Valenzuela. So ayan, ginagawa po kasi itong kalsada na ito. So ayan nga, nabitin dahil nga po nag-uulan. Pero kahit po ayan, hindi ginagawa dito sa kalsada na ito. Along G. Lazaro po ito, ng dalandanan, Valenzuela City, ay talaga pong binabaha ito at napakalalim dito. Marami na po akong experience dito ng, ayan, pumapasok po tayo kahit baha. Dati nagbabangka pa po ako dito. So yon, kahit po tayo ay baha, tayo ay papasok para sa ating, ayan, pamilya, sa ekonomiya ng pamilya. So ayan ang aking sakripisyo dito guys, talaga tuwing umuulan. Uy, di mami ang gabi, trike. So ito yung problema dito sa aming lugar guys, pero tahimik po dito sa Valenzuela City. Kaya nga lang po talaga pag umulan, ayan, pag umihi ang butiki, eh talaga pong baha. So dito na po talaga kasi ako lumaki. So 3 years old pa lang po ako nung nalipat po kami dito sa Valenzuela. So mga 1976 po yon. So yon, alam nyo guys, nung bata pa naman kami, hindi ganito talagang binabaha dito sa aming lugar. Pero napansin po ito na binabaha, nag-start na akong mag-ano guys, mag-work. So yun, parang taon-taon, palaki na ang baha. So yun, talagang pataas na ng pataas ang baha. So napakahirap kasi guys, yan, kagaya ko, working ako, sa Manila pa ako working. So minsan dito lang talaga sa aming lugar may baha. So dun sa ibang dadaanan ko naman eh wala. Pero pag yung talagang malakas na malakas, may baha din po naman sa Manila. Pero kasi dito talaga sa aming lugar, iyan ang aking problema. Pagka ayan, may pasok tayo. So di bali sana kung talagang off duty tayo, walang pasok. So okay lang. Eh pag may pasok talaga,
parang ayan, sakripisyo kasi nga mahal ang pamasahe sa trike. Pero minsan may libreng sakay, hindi ko alam kung bakit ngayon eh wala. At saka syempre hintay mo pang mapuno yung libreng sakay bago sila tumawid dito sa baha. Kaya yan, nagbayad na lang tayo ng ating trike guys. So ayan, pag may sumasalpok na ayan, sasakyan ang hirap, baka mabasa ka at mahulog pa yung mga gamit mo guys. So dito talaga sa Balinsuela, yan lang naman ang ano ko guys, problem ko. Pero yung katahimikan, ayan, maganda naman ang ano dito guys sa Balinsuela. Ayan, minsan lalalim pa yan guys pagka uwi ko mami ang gabi. So 11 o'clock, 12 a.m. na po ako minsan nakaka-uwi. Yan ang problema ko pagka minsan walang sobrang lalim, walang ano, sasakyan. So kaya ayan, sana wag nang umulan at nang hindi na tumaas yung ating baha guys, para ayan, hindi tayo mahirapan sa pag-uwi. At syempre guys, pagka ganitong baha, talagang sakripisyo, tayo ay maagang aalis. So, ang aking time in is 2 p.m. guys sa aking work. So, aalis po ako dito pagka ganitong baha ng 10:30 a.m. So, dapat po 12 p.m. pa ako aalis. Eh, ako po ay maagang umaalis kasi nga mahirap sumakay guys pagka ganitong baha. So, ayan guys, nakasakay na ako sa jeep. So, ayan, tayo ay nag-jeep muna guys. So, ayan ang ating baha guys. So, ayan, thank you for watching guys. Guys, ayan, salamat po sa support sa aking channel, guys.